ng mahabang panahon, marami nang naitatag na iba't ibang klase ng pamumuno na may kani-ganiang prinsipyo ukol sa batas at karapatan. Sa kanyang aklat na The Politics, ikinatwira ni Aristotle na ang tao ay isang political animal. Ayon sa kanya, ang mga tao ay may natural tendency na mamuhay sa isang grupo o lipon. Dahil dito, kailangan daw magkaroon ng sistema ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na pamumuhay ng lahat. Maraming tanyag na pilosopo ang nagpakilala ng kanilang mga ideya patungkol sa pinakamabuting paraan ng pamumuno. Ayon sa 17th century philosopher na si Thomas Hobbes, ang mga mamamayan ay nararapat lamang na magpasakop sa isang absolute o ganap na pamamahala, kung saan sila ay walang karapatang mag-alsa pagkatapos maibigay sa mamumuno ang kapangyarihan. Ngunit hindi kumbinsido ang akademikong si John Locke sa pagpapalagay ni Thomas Hobbes. Aniya, mayroong natural na karapatang taglay ang lahat ng tao na hindi maaaring alisin sa kanila. Ayon sa kanya, ito ang naglilimita sa kapangyarihan ng sino mang namumuno. Ang namamahala ay siya namang may obligasyong protektahan ang karapatan ng kanyang mga mamamayan. Dagdag pa ng French philosopher na si Jean-Jacques Rousseau, ang ideal na paraan ng pamumuno ay demokrasya, kung saan ang lahat ng mga tao ay nakapagpapahayag ng kanilang mga desisyong panlipunan. Maraming magkakaibang prinsipyo ang tao tungkol sa otoridad at pamamahala. Ngunit bilang Bible readers, tungkulin nating ibatay ang ating mga ideya at pamumuhay sa kung ano ang nasusulat sa Biblia. Basahin natin ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa pamumuno at pagpapasakop sa Tito 3:1-9. Ipaalala mo sa kanilang pasakop sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, na mangagmasunurin, na humanda sa bawat gawang mabuti. Na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanino man, na huwag makipagtalo, kundi magpakahinhin at magpakahinahon sa lahat ng mga tao. Sapagkat tayo rin naman ng unang panahon ay mga mangmang, mga suwain, mga nadaya na nagsisipaglingkod sa sari-saring masamang pita at kalayawan, na nangamumuhay sa masasamang akala at kapanaghilian, mga napopuot, at tayo'y nangagkakapuotan. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob ng Diyos sa ating tagapagligtas at ang kanyang pag-ibig sa tao, na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kanyang kaawaan, ay kanyang iniligtas tayo sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at pagbabago sa Espiritu Santo. Na kanyang ibinuhos ng sagana sa atin sa pamamagitan ni Hesukristo na ating tagapagligtas, upang sa pagkaaring ganap sa atin sa pamamagitan ng kanyang biyaya ay maging tagapagmana tayo ayon sa pag-asa sa buhay na walang hanggan. Tapat ang pasabi. At tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mong may pagkakatiwala upang ang mga nagsisipanampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Ngunit ilagan mo ang mga hangal na usapan at ang mga pagsasalaysay ng lahi at ang mga pagtatalo at pagtataltalan tungkol sa kautusan, sapagkat ang mga ito ay di pinakikinabangan at walang kabuluhan. Kasaysayan ang nagpapakilala sa atin na maraming pagkakaiba sa mga prinsipyo ng tao tungkol sa otoridad. Ngunit sa maayos na relasyon ng mamamayan at pamahalaan, makakamit ang isang makatao at balanseng lipunan. Ang magpasakop at maging handa sa bawat gawang mabuti ay ang mabuting payo sa atin na nasa Biblia.